Good morning. Back again. So, mayroon pa akong oras dahil ang pasok ko nga ay 8:30 ng umaga. So, oras namin dito ay 7 o'clock pa. So, may time pa ako para sa pinag-utos ng Diyos na manggamot at mangaral. So, yung unang video ko ay yun ay isang paalala lamang sa mga bagong nagbabasa at bagong nakapanood sa mga video ko, nakabasa sa mga testimony at video ng mga tao, kalungkot isipin. Pag nakikita kasi ng tao na may mga natulungan ako, hindi nila iniisip kung bakit natulungan yung tao. So, yun nga, palala ko na magbasa at manood sa mga video para ang mga kahilingan at hinaing ay matutugunan sa pamagitan ng tunay na paniniwala ninyo. Ang paniniwala kasi natin, ang palagi natin pinag-usapan ng Diyos, dahil lagi nga natin sinasabi na ang Diyos ay makapangyarihan. Walang ibang makakatulong kung hindi Diyos lamang. Kaya ang itinuturo ko dito, ang tunay nating paniniwala. Kasi dito natin dito matutugunan o dito maririnig ang mga hinaing natin. Dito maririnig ng Diyos ang kahilingan natin kung paano tayo nakipag-usap o nangungusap sa Diyos natin. Dahil yun nga ang sinasabi natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So, yun nga sabi nga ng Diyos na wala tayong sinasabi, walang salita na lumalabas sa bibig natin, pero nababasa ng Diyos ang kalooban natin. So, nasa kalooban man natin na naniwala, buong akala natin ay tama at buong akala natin ay narinig tayo ng Diyos, yung pala ay hindi. Dahil ang Diyos nga, sabi ko nga sa inyo, sa daming video ko, na ang Diyos ay hindi nagbabase sa sinasabi ng tao. Ang pinagbasihan ng Diyos kung paano tayo nabubuhay. Kung sasabihin kung paano tayo nabubuhay, pwede ninyo sabihin sa lahat ng ginawa. Pero sa paniniwala ko ay hindi. Ang basayan lang ng Diyos, kaya kadami-dami bang nating gawain, so saan doon, alin doon? So magtataka kayo, saan ba para marinig ako ng Diyos? Di ba? So, kung paano tayo bubuhay, ito yung anong gawain natin sa bawat patak ng minuto. Dalawa lang. Kung baga sa paglalakad, left and right. Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Left and right. Ito yon. Kung sa gawain natin, mabuti ba o masama, mabuti ba o masama ang gawain natin. So ngayon, ang batayan natin sa paniniwala ay ang gawain natin. Naniwala tayo ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos? Malinaw ang sinasabi natin palagi na ang Diyos ang pag-ibig. So, pag sinabi natin pag-ibig, walang masamang gawain ng tao. Kasi pag-ibig ang pinag-usapan. May pag-ibig ba? May mahal mo ba na sisirain mo? May mahal mo ba sasaktan mo? So, pag sinabi mong mahal, hindi mo siya sasaktan, alagaan mo siya, respeto mo siya, o ano man yung gawain mo para maipakita mo sa Diyos na mahal mo ang isang tao, bagay, o hayop man. So, simple lang. Kaliwa, kanan lang. Hindi mahirap ito gawin sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi natin pahirapan ang sarili natin. Taliwas doon sa turo ng simbahan na ang kaligtasan ay nasa pagbasa ng Bible, ang kaligtasan ay nasa rosary, ang kaligtasan ay nasa pag-simba, nasa pagsilbi sa simbahan. Hindi ang kaligtasan. Tradisyon yan, ginawa ng
pari at pastor na sundin ng mga membro para itong mga bagay na ito ay maalipin ang tao. Hindi ito kagustuhan ng Diyos, kagustuhan ng founder ng simbahan, kagustuhan ng mga pari at pastor, kagustuhan ng mga taong nasa simbahan. Dahil ang pakay nito, ang membro ay manatili na maging membro dahil nandyan ang perang na asam-asam nila doon sa mga membro. Para ang mga membro ay naging alipin sa lahat ng bagay na anuman ang tinuturo nila at hindi na makaalis doon sa kanila. Dahil sa halip na mabawasan, ay lalo pang madagdagan kasi ito yung tinuturo sa mga anak o sa masunod na mga generasyon. So ang mga anak man o anuman yung nakumbinsi nila eh hindi nag-iisip, kaya yun, nagpatuloy na lumago ang membro nila gawa nung napaniwalaan nila ang turo ng mga simbahan. Pero ang lahat ng yon ay walang kaligtasan. Marami na akong video diyan, marami na akong sinusulat na ang kaligtasan ay nasa bawat isa, ay nasa atin. Wala kanino man, wala sa pari ninyo, wala sa pastor ninyo, wala sa kaibigan ninyo, wala sa kamag-anak ninyo, at wala din sa asawa ninyo, at wala sa anak ninyo. Nasa sarili mo mismo. Ang kaligtasan, ang lahat ng bagay na gusto mo mangyari sa sarili mo, nandito sa sarili mo lamang. Wala kanino man. So ito yung tinuturo ko na ang sabi nga ng turo nila na ipagdasal kanila, lalo na sa mga lumalapit sa akin sa inbox, nandyan marami. Sir, isama mo ako, sir, sa dasal mo. Kaya nga, nagsabi ako, magbasa sa wool ko, unawain, intindihin ang mensahe ng Diyos dahil nandyan ang lahat ng kasagutan sa mga katanungan ninyo. Itong ipagdasal, isa nga ito sa tinuturo ko ng ipagdasal, isama sa dasal o anuman, ito ay isang kasinungalingang turo. Ito ay hindi ko pinaniwalaan na ang dasal ko ay makapagaling sa iyo. Ang dasal ko ay makapagbago sa iyo. Ang dasal ko ay makapagbigay ng biyaya sa iyo. Hindi yan. Hindi ako nagbibigay ng biyaya, ang Diyos mismo. Hindi ako nagpagaling sa may sakit, ang Diyos mismo. Hindi ako nagbibigay ng mga bagay na hinahangad ninyo, kundi Diyos mismo. Kaya nga nandito sa mensahe ng Diyos, nagagaling sila ayon sa paniniwala nila sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan at naniwala sa akin na Jesus Christ. Itong siya sabing gagaling sa paniniwala. Ang pinagaling, ang ginagamot ko kasi dito, hindi lang physical. Mental, physical, at spiritual. Tatlong bagay ang ginagamot ko dito. So, ngayon, kung naniwala kayo, ang paniwalaan ninyo sa akin, yung turo ko, kung anong sinasabi ko. Pag napaniwalaan ninyo na ang lahat na yon ay galing nga sa Diyos, dahil yung sabi nga ng Diyos sa akin na huwag kang matakot, iparating sa mga tao mga mensahe ko na pinarating ko sa iyo, dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. The words of God of Sikang Kaming. Ibig sabihin, yung mga words na salita na ginagamit ko, na lumalabas sa bibig ko, na sinasabi ko ang mensahe ng Diyos, ay galing ito sa Kanya. Pag paniwalaan ninyo ito, dahil preparation nga ito sa pagbabalik ng Diyos, for Sikang Kaming, ay una, yung ginawa niyang himala na nagpagaling sa may sakit, isa kayo sa mapagaling. Yung mga kahilingan ninyo na pangailangan ninyo ay magawa din siya ng himala para sa ano man yung kailangan ninyo na matupad. At pangatlo, yung spiritual ninyo na malinis at yun nga, na pagbalik niya, nakapaghanda na kayo. Kaya nga sabi nga niya, laging handa. Ang labing sabi nga ng Diyos na tatlo lang ang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Nandito lahat yun. Sa lahat ng sinasabi ko, makikita ninyo kung ano ang
pakay ko. Anong pakay ng Diyos? Bakit siya nag-utos? Bakit niya ako pinag-utusan? Dahil nga sa makasalanan na ang mundo, nalubog na ang tao sa kasalanan sa mga maling turo. Itong sinasabi ninyong ipagdasal, isa ito sa hindi ko pinaniwalaan. Yun nga sabi ko nga, nasa video na yan, kaya manood kayo sa video, na ang dasal nga, dasal ko, dasal ang pare, dasal ang pastor ninyo na piniwalaan ninyo, ay hindi ito makapagbago ng damdamin ng tao. Tingnan nga ninyo sa paligid natin kung itong ang dasal na ito ay makapagbago nga, bakit napuno tayo ng kasamaan dito sa mundo? Di ba? Bakit itong mga pare at pastor tinatawag na number one makasalanan ng Diyos kung dasal nga pinag-usapan, kung pagsimba man, mga tao ito, nakasasimbahan, nakalublob. Doon na sila nakatira, parang lungga na nila yan. Pero bakit sila ang number one makasalanan? Ngayon, galing sa Diyos yun. Ngayon, kung titingnan natin bakit sila maging number one makasalanan, tulad ng Pilipinas, sinasabi natin o narinig natin kahit saan man tayo naroon, lagi tayo narinig na ang bansang Pilipinas ay reliyosong mga tao. Pero bakit tayo sinasabihan ng Diyos na ang bansang Pilipinas ay makasalanang bansa? Kung reliyoso, makita natin ang sabi nga 80%, 80% ang population ay Katoliko. Pero nag-Katolik, loko-loko na. Puro kalokohan na. Yun nga. Na ang makikita natin na reliyoso pero maging makasalanang bansa. Yun nga sabi ko na may nagtatanong na bakit hindi sa ibang bansa sinasabi na maraming patayan doon, maraming mga masamang ginawa ng tao doon sa ibang bansa, pero bakit hindi sila tinatawag na makasalanan? Bakit sa Pilipinas? Ang batayan dito, nung bakit makasalanan ng bansa tayo, kasi nga sinasabi ko na ang Pilipinas ay nagkalat ang mga reliyon. Dito, natuto ang tao magtatag ng samot-saring reliyon. Kaya kung meron kayong, kahit kayo mismo nakasaksi, sino man yung mga OFW, kayo mismo sa lugar ninyo, sino ang namumuno ng mga reliyon diyan? Mga born again? O ang saksi ni Hoba, Iglesia ni Cristo? Sino ang mayroong namumuno diyan sa inyo? Di ba mga Pilipino din? 100% ako. So malinaw yan na Pilipino mismo, Pilipina mismo, ang nagtatag ng reliyon. Nakarating sa ibang bansa, doon din pinakalat nila. Mismo, kayo ang magpatunay na totoo itong sinasabi ko. Na Pilipino din, Pilipina, ang nagtatag ng reliyon sa ibang bansa. Hindi yung ibang bansa ang nagtatag ng reliyon ito. Kaya kumalat ito sa ibang bansa dahil din sa Pilipino-Pilipina. O kapwa nating Pilipino. Kaya nga, dito nga tayo tinatawag na makasalanang bansa. Dahil itong mga tinuturo, panukasukin sinungalingan, makikita natin ang turo na gawa-gawa lamang. Kahit sabihin pa natin, gumagamit sila ng Bible, ang Bible nga sinasabi ng tao na banal, walang kabanalan dito. Sinasabi nila ng Bible ay mensahe ng Diyos, salita ng Diyos, wala dito na makikita natin. Dahil sa pagbago-bago nga, na ang Bible nga, sila-sila lang ang gumawa nun. Ang mga founder ng simbahan, ang mga pastor, kung sino man yung nakataas sa simbahan, sila-sila din ang nagbabago-bago nito, pabor sa gusto nila at pabor sa reliyon nila. Itong lahat na ito, kaya nating patunayan ito. Kahit anong gagawin ninyo, panindigan man ninyo na ang Bible ninyo ay totoo na galing sa Diyos para sa akin. Iharap ninyo sa akin ang Bible kasi isasayin natin kung saan naging totoo ang Bible ninyo. Gamitin ninyo ang tama ninyong pag-iisip. Huwag ninyong kusintihin ang nakikita ng mata ninyo. Huwag ninyong kusintihin ang nababasa ninyo na alam ninyong mali. At huwag ninyong gawing tama na kahit kailan ang mali ay hindi maging tama. Kailangan ang mali ay mali at gagawing tama. Hindi natin itama ang mali. Kasi mali na nga, mamaliin mo pa, lalong nagkamali-mali na. Kaya nagkandaluko-luko ang paniniwala ng tao tungkol sa paniniwala natin sa Diyos. Dahil sa mga turo nila, lahat sila nagsasabing sila ang ligtas, sila ang kapagligtas. Dito tayo magkatalo.
Dahil kahit sino, walang pwedeng magligtas sa sarili ninyo, kundi Diyos lamang. Ang sabi nga ng Diyos, na maligtas sila ay sa paniniwala nila sa akin. Ibig sabihin ng Diyos doon, kung ano yung sinasabi ko, mapaniwalaan ninyo, ay doon kayo maligtas. No? Sabi nga niya, na walang ibang makapagligtas, kundi Diyos lamang. No? Patunay yan, na ako hindi mismo makaligtas sa inyo. Pero, ang sinasabi ko at mapaniwalaan ninyo, maligtas kayo. Matulungan kayo, ano man yung mga hinaing ninyo. Nandoon lahat yun. Kaya unawain, intindihin ang mga mensahe ng Diyos. Diyan nandiyan lahat. Makikita ninyo kung ano ang tunay na paniniwala. Hanggang nandito lang muna dahil papasok na ko sa trabaho. So, God bless you all. Salamat sa pakinig at manood sa video.